Yo, what's up mga katropa? Good day po sa inyong lahat and welcome back ulit dito sa channel ko. For today's video mga katropa, ito re-reviewin na natin itong ating pinakabit kahapon na monorim, yung ating suspension sa ating Xiaomi M365 Pro. Kahapon kasi nagpakabit ako kay Boss Rain. Ayan, ibababa ko yung kanyang ano ulit, yung kanyang FB page or yung kanyang YouTube channel para in case na gusto nyo rin magpakabit ng monorim, itong suspension sa ating scooter, eh pwede nyo siyang makontak at pwede nyo siyang puntahan doon sa kanyang lugar. Dere lang ang ano niya, dere lang yung kanyang lugar dito sa Dubai. So ito, re-review natin, mag-ride lang tayo, ikot-ikot lang tayo, tapos idadaan natin siya sa humps, kung ano yung mga usual na dinadaanan ko papasok sa trabaho. So, nag-setup na ako ng camera. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan, ito yung ating camera na nakatutok dito sa suspension para sa likod. Actually, ito nga palang mudguard dito, imo-modify daw ni Boss Rain kasi parang ang pangit kapag ikakabit dito. Parang ano siya, yung magbabibrate dito ng gusto kapag nalulubak. Tapos, ayan, dito naman sa harap, nakaabang na yung ating GoPro mount. Kinable tayo ko na lang dito yung selfie stick kasi wala akong makitang ano eh lugar para pagkabitan itong GoPro. So ayan, pwede namang i-adjust to para kung gusto niyo mas mahaba, pwede. So ayan ang ating shock absorber sa harap, tapos ito sa likod. So tara, testingin muna nating i-ride para malaman natin kung effective ba talaga itong dalawang suspension para masagot na yung ating sakit sa ulo dahil sa ating solid tire. Talagang masakit na sa ulo to kapag niraride ng walang suspension eh, talagang sobrang tagtag. Ayan, tara, ride lang muna tayo. One.
Finally mga katropa, ito natapos na nating i-ride yung ating scooter, itong ating bagong kabit na suspension. So para sa akin naman the best talaga na magpakabit ng monorim sa harap tsaka sa likod. Talagang kahit although meron ding konting vibration pero konting-konti lang kasi naka-solid tire ako, pero kung naka pneumatic tire ka o yung mga dihangin, ang suggest nga sa akin ni Rain is mag 10 inch tire daw ako kasi mas lalong smooth. Pero para sa akin smooth na rin yung takbo niya
siguro pag-iipunan ko na lang ng ilang araw para makabili ng 10 inch tire, kasi sigurado pag naka 10 inch tire ka tapos naka monorim ka, smooth ng takbo. Pero para sa akin, smooth ng takbo kahit naka ano ka, naka solid tire. Ang problema lang yung front suspension medyo sumasagad, kasi siyempre depende na rin siguro sa bigat ng rider yon. Kasi ako 100 kilograms ang maximum weight capacity lang nitong scooter is 100. So siyempre pag may mga dala ka pang gamit, mag-i-excess ka na nga. Kaya yung spring, medyo yung front suspension sumasagad, lalong-lalo na kapag mabilis ka tapos arms. Ayun, sumasagad talaga yung suspension, maririnig mo talaga at tumutunog. Pero nararamdaman ko lalong-lalo na kapag naka-full speed ka, kasi sinusubukan kong mag-full speed sa mga humps. Ayun, nararamdaman ko talaga na sumasagad yung ano, yung suspension. Pero sa likod, sarap. Ano talaga? Smooth na smooth. Kaya sa mga nag-i-scooter diyan na naka-solid tire, magpakabit kayo nitong monorim. Itong monorim ko pala, ano to, yung version 3 yan. Kaya talagang maganda. Tapos sa likod, hindi ko alam kung anong version yan, pero maganda rin eh. Talagang ramdam na ramdam mo. Kala mo nasa ano kayo, Mercedes-Benz eh. So yan mga katropa, siguro hanggang dito na lang tong ating review tong ating monorim. Siyempre, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. See you on my next one. Peace out.